Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pinsamundo ng social media. Atty Vic Rodriguez nagsalita nga di umano dahil taning tila linaglag nga si First Lady Liza Marcos. Dito nga natin makikita kung gaano nga kagurapan ang asawa ng ating Pangulo dahil di umano marami itong connection at ginagamit sa hindi magandang gawain sa bansang Pilipinas. Kaya naman maraming netizen ang galit ngayon kay First Lady Liza Marcos dahil sa kanyang ginagawa na halos hawakan niya si President Bongbong Marcos sa Lêêg at nagpapahawa naman si President Bongbong Marcos. Dito nga nagalit ang maraming netizen dahil tila hindi na naaaksyunan ang mga problema sa bansang Pilipinas at lahat na lang ng opisyales sa Malacañang at kahit saan ay mga dilawan. Tila mapapansin natin na tahimik nga ang dilawan ngayon dahil sila lahat ang nakaupo sa loob ng Malacañang. Tila banat ng maraming netizen, tila ang sinasabi ni President Bongbong Marcos na unity para sa bansang Pilipinas ay unity pala ng mga korap na opisyales at mga dilawan, hindi ng mga Duterte. Dito natin makikita na tila hindi nga maiwasan ikumpara si President Bongbong Marcos kay President Rodrigo Duterte. Kaya naman, hindi natin maiiwasan na batikusin ang administrasyon ngayon dahil ilan buwan na ang nakakalipas ay wala man lang sa pangako ni President Bongbong Marcos ang natupad, lalo na ang mga bilihin sabi na bababa. Siya pa ang Secretary of Department of Agriculture, ngunit tila lalong tumaas ang mga presyo ng bilihin. Kaya naman hindi totoo ang sinabi ni President Bongbong Marcos. Yun lamang kung magigising sa katotohanan at aaksyon kahit papaano, kahit nga raw maibalik lang sa dating presyo ang mga bilihin. Well mga kababayan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong detalye. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pag-suporta. Atty. Vic Rodriguez. Alright, dahil syempre inuutusan siya ni Liza Smugs, yan ang totoong kwento niyan. Alright? Inuutusan siya ni Liza Smugs na tirahin si Atty. Vic dahil iniisip nila yung mga lumalabas ngayon sa ating balita, binibigyan tayo ng basbas ni Atty. Vic. Yun ang gusto nilang palabasin eh. Ang hilig talaga ni Liza Smugs sa ganyan, di ba? Tamang hinala. Ganun talaga pag bangag ka every night. Right, Sir Zorro? So, I think nag-post si Täning, di ba, na nag-aaral-aralan sa London ngayon na paaral, okay? Paaral ng pera ninyo. Di ba? Imagine ninyo, nakapag-aral sa London ng jobless. Oh, attack dog lang, pwede na. Di ba? So ngayon, binabalikan na naman nila si Atty. Vic Rodriguez na nanahimik na. Alright? So ngayon pa lang, yung latest post niya na kesyo may naiwan daw si Vic sa HQ. I don't know about it, kung ano yung ibig niya sabihin. For sure, mga paeklabos na naman nila ni Liza yan. Kasi ang likaw ng bituka ni Liza na nakikipag-alyansa sa Smugs ay likaw din ng bituka ni Täning na extortionista at scammer. So February, mga palangga, okay. Pebrero yon kung saan may nag-send sa akin, alright, ito, ng mga memorabilia, okay, na ibinigay ninyo, maaaring iba sa inyo, mga nanonood ngayon, binigyan niya si Bongbong na akala natin ay para sa pagbangon muli. Pero ito, tingnan natin. So ito yung pinost ko sa Maharlika Boljaquera. Ayan po. Yan yung mga painting-painting sa yan. Memorabilia na yan. Nakita ba din sa kabila? Ayan. Alright. So ito pa. Alright. Alam niyo kung ano instruction dyan? Ayan pa. Ayan dito. Alright. So ito. Ay, ito pala. Una to. Ito pa yung mga nakabalot na yan. So, nung sinend sa akin ng February, hindi ko pinost yan eh, kasi parang, yan mo na, gusto niya ipatapon. Di ba? Ako, gusto ko nang sunugin yung mga memorabilia ko eh. At darating tayo dyan.
So ngayon, ang nag-send niya sa akin, yung naglinis doon, okay, sa HQ. Kasi February mga palangga, tinurn over na yung HQ dyan sa EDSA, kung saan pumunta ako, pareho, the HQ and the secret HQ. Pareho kong napuntahan yan. Hi, Casey. So, ang sabi na nagsend, ma'am, pinapatapon na po ni Liza Smugs. That time, hindi pa Smugs ang pangalan niya. Kasi it's so badoy. Oh my God. It's so badoy, the memorabilia. So, ganun ka, walang appreciation. Okay? Itong administrasyon natin. Kasi pinaghirapan ng tao, ng ano yan, ng mga tao, tapos pinalabas pa nila dyan sa, you know, sa mga blog nila na chuchuchuchu, kunyari, tuwang-tuwa sila. Pero nung nanalo na, pinagtatapo na yan. Ang sabi nung nag-send sa akin, grabe naman po, wala talaga silang appreciation dun sa mga hirap ng pagguhit nitong mga taong nagmamahal sa kanila. Sabi ko nga, anong magagawa natin? Ang instruction ni Liza Smugs, itapon ang mga baduy na memorabilia. See? May nag-comment dyan kanina. Sabi ganun, buti pa daw si Lenny nilagay sa museum. Wow, di ba? Oh, para if you compare dun sa appreciation, para lumalabas na yung binoboljak natin nung unang panahon, di ba? Well, pare-pareho lang sila. Eh medyo mas may appreciation pa. Ganun ba yun? Ito sabi ni Kat Historis, buti pa pala si Lenny pinaggawaan pa niya ng museum. Exactly. Kung doon tayo magbe-base. Diba? Siya pinatapon talaga. Dahil it's so baduy daw. Sabi ng inyong ng inyong Mrs. President na si Liza Smugs. Ngayon, mga palangga, nakita niyo yung kaplastikan. Kasi ako, like ako, may mga nagbibigay sa akin ng mga palangga ko, kung ano mga souvenirs kapag nagka-Christmas party. Yun o, party card. Tinatago ko yan. Pati yung envelope, tinatago ko lahat yan sa aking safety box, no? I mean, sa cabinet, you know? Kasi sometimes sa wala kang ginagawa or bored ka lang sa buhay mo, binabalik-balik ako, ay, binigay pala to sa akin ni ganito. Or let's say yung mga gamit, let's say lipstick. Ako, binigyan ako ng palangga ko ng lipstick from Canada. Eh, ang dami-daming lipstick. You can share it sa kapatid mo, sa kaibigan mo. Diba? Kasi kung sanda makmak naman ng lipstick, di mo naman kayang i-color lahat sa mukha mo. So I shared. Diba? Sinishare ko. Let's say mga hika, kung ano-ano mga pinagbibigay din sa akin ng mga palangga ko eh. Diba? Anything. Kung ano-ano. So nakatabi lang siya. Pero yung kay Bïstädö, itatapo na. Kaya humanda na kayo dahil magpa-fireworks tayo. Dahil kung kaya niyang ibasura yung mga pinaghirapan ng kanyang mga supporters sa pagpinta, yung iba doon, mga siguro, tama ba? Baka yung iba doon, gamit pa yung paa sa pagpinta. Baka disabled pa yung nagpinta. Diba? May mga ganun eh. So, ang instruction dyan ni Liza Smugs, itapon ang mga baduy na memorabilia ni Bongbong. Nanalo na kasi tayo, kaya tumutok na tayo sa pakikipag-alyansa sa mga Smugs like ni Michael Ma. Diba? Ititapo niya din yung mukha niya, very New York, my foot. Sabi ni Butter Cheese Love. O, oh, diba? Yes, matagal na basura mga jacket at shirt namin. Lahat binasura na, sabi ni Mary Vic Tadiana. Yung sa akin, magkakaroon tayo ng show. Diba? Kasi samasamahin natin, susunugin natin ng bonggang-bongga yun. Diba? Kung kaya niyang ibasura yung mukha niya na ipininta ng mga umasa na mga supporters para sa pagbangon uli, ay, kaya-kaya ko rin naman sunugin yung mga t-shirt ko dito. Diba? Are you ready for that? Sa Paskong darating, silaban nyo na lahat ng memorabilia, sabi ni Dennis Gabaka. Hindi na natin paabutin ang Pasko palangga. Ngayon, ang ginagawa nila ngayon ay talagang i-discredit, especially ako at yung mga taong, nagsasalta ng katotohanan. At mga palangga, itong issue kay Bersamin, di ba dininay nila yan? Kay Bersamin, dininay nila yan? Dahil naunahan natin ang kanilang mga hakbangin, mukhang mga palangga, ayon sa ating puting ahas, may negotiation na nagaganap. Di ba? Pare-pareho mag-negotiate kayo. Pare-pareho kayong tumatanggap ng mga suhol at naglalapastangan sa kaban ng bayan. So yun ang nakarating na naman sa lola ninyo galing sa puting ahas. Diba, I told you, nung inilabas natin, natatanggalin from the director hanggang kay Bersamin dahil
Ayon sa ating source, ay tumanggap siya ng 250 million at si Hubert Guevara ay tumanggap ng 50 million and the rest, di ba? Na-explain na natin yon. Meron silang negotiation na nagaganap ngayon kasi gusto nilang pasinungalingan yung ating expose. Well, see kung hanggang saan sila hahantong. Di ba? Kung saan gahantong ang kanilang negotiation, parehong mga halang ang kaluluwa. Alright. Yosa Sawitan, how are you, darling? Ayan. Ngayon, si Taning inuutusan ni Liza Smugs na tirayin si Vic tungkol dyan sa saksi ngayon. Saksi ngayon na tabloid. So may post si Taning na may article, it's about Bongo and Duterte, that was 2019. 'Di ba? Ang date 2019. So gusto niyang idiin talaga si Vic Rodriguez ang may ang nasa likod nitong saksi ngayon at dito sa mga inilalabas nating mga kapotohanan patungkol sa kawalanghiyaan ng Malacañang. So imagine niyo 2019. Okay, 2019. 2020, 2021, 22, 24 years ago na. So gusto niyang sabihin sa mga bulag. Okay? Pipi at Niwi na niyang mga followers. Bulag, Pipi at Niwi. Nabasa ko lang yun kay Maitet. Ano sabi Niwi-Niwi rin dyan? Sabi niya, Caristores, o diba? Gusto niya sabihin na talagang si Vic ang nasa likod. Eh, 2019 pa yon. Eh, nag-divest na nga si Lagdameo dyan at saka si, Vic Rodriguez noong nanalo na si Bongit. Dahil yung saksi ngayon na yan, sinabi ko sa inyo na tabloid na yan, ginawa ni Lagdameo yan na SAP at the rest, Vic at sila-sila nung hindi pa imbier na si Liza Smugs kay Vic. Dahil hindi pa nanalo eh. Hindi pa maharangan ni Attorney Vic siguro ang kanyang mga smuggling activities. Diba? So magkakasama sila yan para pabanguhin si Bongbong kasi nga walang pumapansin na mainstream media kay Bongbong dahil ang nire-report kay Bongit noon puro diktadorya at chuchucho. Alam nyo na yon. So ngayon 2019, from 2019 na date, sinasabi niya na nasa likod si Vic. Ilabas niya sana yung 2023. Yung updated, and I hope, sana may nanonood dito na kakilala si Attorney Vic. Sana, Attorney Vic, magbigay ka ng copy ng at nilagdame yung makakuha sana tayo. I wish may mga galing dyan na palangga na makakuha tayo ng certificate or letter of divestment nila. Na nawala sila dun sa, kumbaga, lumabas na sila sa picture or kumbaga, they're not part of that tabloid anymore. Kasi ang nilalabas ni Taning ngayon is 2019. Malinaw yan na inuutusan siya ni Liza Smugs. Kasi kung feeling ko yung aral-aralan niya lang, etos-etos lang yan. Nagsasayang lang talaga ng pera ng bayan. May marami pa sila mga plano palangga na pababagsakin kayo. Pababagsakin ang kinabukasan ninyo. Kasi the fact na hindi pa rin inilalabas si Michael Ma na BFF nito, ang ni Liza at ni Taning at you know, the first family, hindi aahon ang Pilipinas. Remember, babalikan natin nung ipinagyabang ni Taning sa kanyang mga viewers. Okay, na natulog pa nung time na yun, yung iba gising, na siya ay may mga dokumentong hawak. Diba? Mga government documents. Ang dami niya mga sinasabi na kesyo may access siya, tsutsutsutsung ganyan. May access siya kasi mismo ang Mrs. President, si Liza Smugs, ang lumalabag sa konstitusyon, lumalabag sa batas na dinudukot ni Liza ang mga dokumento at ibinibigay kay Taning para sirain ang CBI at kung sino man ang gusto nilang sirain. Yan ang katotohanan. Kaya habang si Liza ay umahaba ang kamay na parang ahas na dinudukot lahat ng gusto niyang dukutin at tatanggalin niya lahat ng dukutin at si Bongit ay patuloy na magpapa-under sa saya ni Liza, hindi babangon ang Pilipinas. At hanggang patuloy silang lango gabi-gabi, hindi babangon ng Pilipinas. Hindi makakapag-isip ang isang lango sa pulboron, sa alak, sa sigarilyo, at kung ano-ano pa mang nakakasira ng katawan. Diba? Ang isang tao hindi makakapag-isip ng tama kung ikaw ay punong-puno ng bisyo sa buhay at ang tinututukan mo ay illegalidad. Hindi magkakaroon ng
what you call it, ng harmonious relationship ang mga tao sa Malacanang kung maya-maya sila ay nililingkis ng ahas na si Liza Smugs dahil siya ang punot dulo, ang ugat ng lahat ng kasamaan na nangyayari sa ating bayan at sa loob ng Malacanang. Dahil ang kanyang kapatid na si Mike na si Martin Smugs, 'di ba, naka-business partner nitong ni Michael Smugs, 'di ba, ay patuloy silang kumokolekta sa customs, 'di ba? Patuloy silang naghari-harian. Babangon, tangina. Ang mga smugglers lang ang mga babangon. Ano ngayon ang mainit na issue ngayon? Actually tumingin ako last 24 hours sa balita, tinignan ko. Oh, yung may bago, yung sa drug case dyan sa Senate. Ewan ko, ano na naman yan. Hindi ko napanood. Maybe pag may time. Oh, si Digamo, si General Bantag, lahat, wala. Pero ang smuggling nga nga. Oh, di ba? Alright. Hello po, madam. Guwapagin sa imo. Richard Law, thank you very, very much. Tris, wala. Tri-star strand. Kailan ang sunugan ng t-shirt na may print ni First Gentleman? Malapit na yan. I-announce ko ng bonggang-bongga. Tuta na naman tayo ni Uncle Sam, sabi ni Ivan Pagar. Okay. Madam Harlika, darling. Pangalanan na po si C. Ayong forever ni Bonget. Huwag na palagda kasi di pa tayo binabasbasan ng ano eh, nung source natin. Kawawa naman. Pag sinabi niya yung pangalanan natin siya, eh di go tayo. Pero hanggat hindi sinasabi yung pangalanan, wag muna. Pero may forever talaga siya. Diba? Ngayon, mga palaga, ano ang signalis na pinapakita ngayon ni Täning? Ang signalis ay dahil nakikita nyo na sa social media, okay, na yung mga tao nagigising na. Okay, ang signalis ni Liza Smugs, i-repair ang damage na ginagawa niya. Hindi mo, Liza, ma-repair ang damage na ginawa mo. I-repair mo muna yung sarili mo. Diba? Iluwa niyo muna yung mga Smugs money sa mga tiyan niyong pare-pareho kayo ng size ni Täning. Mga tiyan niya, pare-pareho ng size. My goodness. Pati yung taga-PCSO. Ay, nako. More distraction yan, drugs sa Senado ng cover-up smuggling, sabi ni Tess De Leon Hammer. Corrected by, ganun talaga paglasinggera, sabi ni Aida. Pagsunog sa bayan ng asupre, sabi ni Casey. Ayun, si Täning amoy asupre. Ay, no. Ivan, you're pretty than FL and you are so cute. Ah, oh, thank you, darling. Diba? Self-explanatory na yan palangga. Wala na tayong dapat pag-usapan dyan. May mga losers ba dito? Are you still here? Ano ba yung mga trolls ni Liza? Nakita ko yan sila dun eh. Sa secret na, sa headquarters secret. More ducks. Ipa-rapitul po na si Smugs. No. Palanggay, hindi mo ipaparapitul po yan si Liza. My God, that's so low. At saka yung mga inaano ni Rapi, mga kinikater ni Rapi, mga awayang ano lang, you know, yung mga away mag-asawa, mag-boyfriend, yung mga ganon. Hindi niya yan kukunin. Ay, nako. Ang dapat mag-action dito, yung mga tao na sa gobyerno, yung ombudsman, yung tinatawag na natin dyan, yung mga national intelligence chuchu kung para sila sa bayan. Kasi in-report na mismo yan ni Clarita Carlos, ng National, then National Security Advisor, kung sino ang mga sangkot sa smuggling. Sinabi na rin niya ni Swan Singh ang mga pangalan. Ayaw nga nilang papuntahin sa Congress. Tapos irarapitul po mo pa palangga. Ang Congress na nga nagsabi na ito mga taong ito ay sangkot, dapat madinig dito sa Kongreso. Anong ginawa nila dyan? E di ba totally cancel na? Mahina ba ang pangunawa ninyo na all of a sudden may schedule? May schedule ng hearing? Tapos dahil ipinalabas ko dito, dahil ni-research natin ang connection ni Michael Smugs, 'di ba? At ni Liza at ng kanyang kapatid at marami pa. Ano nangyari? So parang dapat sana hindi na lang ako nagsalita para natuloy yung hearing. No. Mas magandang nalaman ng bayan kaya nila ipinatigil dahil sangkot ang Liza at ang kanyang kapatid dahil nakalagay sa intel report ni Clarit ni Prof. Carlos na binigyan ni Liza ng generous allowance.
Kaya gusto ko ang tanongin kay Clarita, magkano, gaano, ilang million ba ang generous allowance na binigay sa kanya para manahimik siya? Kasi kung para sa bahay, kung ako ganyan ng edad, ilang taon na siya? 70 o 80 ba? Kumbaga, ibuwis mo na yung buhay mo para sa kabataan, para sa susunod na henerasyon. Kung ako sa'yo, Klaring, ilabas ko na. Ilabas mo na ng bonggang-bongga, isiwalat mo na para bago pumikit ang iyong mga mata sa mundong ito, may masasabi ang tao, hero ka. Dahil, you know, inilabas mo ang totoong kwento. Diba? Ano nangyari kay Clarita? Nung binasa ko na yun sa inyo, paulit-ulit, balikan nyo na lang dyan, nandiyan sa Baljaquera, pinost ko yung kanyang message. Diba? Na sinasabi niya doon, it's up to you, Mr. President, kung may gagawin, kung gagawin niyo yung tama o mali. Basta sinabi ko na, na ito yung mga pangalan, da-da-da-da-da, diba? Whether ka mag-anak mo yan, o best friend mo, o whoever, dapat gumawa ang gobyerno ng aksyon na sulbin itong smuggling na sumisira sa bawat buhay ng Pilipino. Ano ginawa ni First Gentleman diyan? 'Di ba? Right after nung pina inexpose natin, ano ginawa, nakipag-meeting siya kay Zubiri at saka diyan kay Romualdez sa pinsan niya. Then after that, meron daw silang legislative agenda na ipaliwanag ba nila sa bayan kung ano yung legislative agenda na sinasabi ni Bongbong sa kanyang ni First Gentleman sa kanyang Facebook page at sa balita. Oh, legislative agenda. Deserve ng publiko na maging transparent ang presidente, ang ating mga pinuno ng sangay ng gobyerno, na sabihin sa taong bayan, ano yung legislative agenda? Bakit kayo lang nakakaalam? Legislative agenda to stop or to cancel the hearing para malaman kung sino mga smugglers? BFF, nakalagay sa Intel report ni Clarita. So it's up to you. Kung ngayon, sarado pa rin ang utak ninyo, natuwang-tuwa pa rin kayo dahil kung yung side ninyo ay okay lang sa inyo na sa kabila ng pinatawag yung mga 12 smugglers actually, na matagal na, not only sa panahon ni Bongbong, panahon ni Duterte, panahon ni Noynoy, panahon ni Gloria, matagal na sila doon, talamak na. So kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi ba porket panahon ni Gloria, ni Noynoy, ni Duterte, dahil ginagawa na nila yun, so sa panahon ni Bongbong, ipoprotektahan din natin sila. Hindi ba dapat, ngayon dapat magpakitang gilas siya? Na kung ano man yung mga lapses, yung mga hindi nagawa ng mga nakarang administrasyon, hindi ba dapat gawin niya ngayon, walang kaibigan, walang business partner, para sabihin sa taong bayan? Kung kaya ni Bongbong, ni Liza Smugs, ibasura yung mga sobaduy na memorabilia na pinaghirapan ng kanilang mga supporters, dapat kaya din nilang ibasura itong mga smugglers na to na sumisira sa kinabukasan ng bayan. Diba? Kung kaya ni Liza Smugs na magpainom, magpalaklak ng alak every single day, magpa-party, magpalamon sa ngalan ng pera ng bayan dyan sa Malacanang, dapat pakainin nyo rin yung taong bayan. Imbitahin nyo rin dyan. Eh, iniimbitan nyo mga BFF nyo lang, yung mga kasama nyo sa session nyo eh. At the expense of Filipino taxpayers, doon mamahalin kayo ng tao. Kung everyday magbubukas kayo dyan sa Malacanang sa ground, total, nilulustay yun naman ang pera ng bayan sa party dito, party dyan, di ba? May catering service pa nga dyan, nandyan na mismo, na yan ang pinagmamalaki ni Liza Smugs. Di ba? Bakit hindi natin imbitahin yung mga batang paslit sa paligid ng Malacanang? Ang daming mahihirap dyan. Kung kaya mong paaralin si Taning, Liza, ampunin, at paaralin sa London, lagyan ng sandamakmak na taba ang kanyang tiyan. Diba? Bakit hindi mo pag-aralin ang mga batang paslit na walang yung iba dyan, you know, mga, what do you call it? Mga ulila and everything. Huwag lang puro photo op. I know you. I know what you did last summer, sabi nga ni Atty. Glenn Chong. Ilang boto ba ang binili? Let's talk about that. Not today. Abangan nyo yan. Diba? Pag-usapan din natin kung bakit tahimik ang kabilang kubol, ang oposisyon, yung kampo ni Lenny. Usapan natin lahat yan. Meron tayong intel dyan. May puting ahas na naman na gumapang papunta sa Amerika. Ayan. Armida sa Severance, it's so obvious naman na gusto nila na i-dismantle ang agricultural system. Dahil mismo coming from
a horse mouth na okay lang ang hoarding dahil business. Really, the leadership is crook. Okay, sabi ni Armida Severance, correct. Crooked talaga lahat yung mga yan. They're all crooks. Diba? Baka tayo bitawan ni Bongbong ang agrikultura. Wala naman siya ginagawa. Diba? Abala siya sa pagta-travel. Eh kasi nga, syempre siya yung decision maker dyan. Siya ang taga-perma. Taga-perma lang siya. Kung anong iahain sa kanya ni Liza, oh, perma na. Okay, siguro pungas-pungas si Bongbong. Darling, perma ka na, bongit. Oh, ganyan. My love, my sweetheart, perma na, ayan. Transaksyon niya ni Martin, ni Michael, ganon, di ba? Kaya hindi yan aalis. Kaya hanggat hindi nyo nilalabas si Michael Ma, Bonget, FG, sinayang nyo ang mga taong sumuporta at naniwala na ibangon nyo yung Pilipinas. Pero hindi ako nanginayang na nakawala ako sa kubol nyo. Di ba? Ay, nako, nagkakaloka talaga itong mga to. O, di, ano pa? Dia-divert nila ang ibang issue gaya ng Digamos case, etc. para matabunan ang smuggling issue, sabi ni Berna Sevilla. Correct. Okay. Ito, sabi ni Aida, kaya pala nung pumunta si Liza Smug sa Davao na nagsuot ng mukhang traffic enforcer, yung may green sa damit, pinagtatawanan ng mga kakamping. Pinagtatanggol. Hay nako, yan si Taning, mukha ng hipopotamo sa kasamaan. Sana sumabog na yan dyan niya, sabi ni Aida, yung traffic outfit niya. Oh, etos-etos na yun para kunyari inday. Pero ang totoo, dahil pinag-aaway pala ngayon ni Taning, parang pinag-aaway ni Taning ngayon yung DDS. Gusto ni Taning na magalit yung Duterte supporters kay Vic. Kung meron man dapat pagalitan kayo, yung si Liza Smugs, di ba sinabi ko sa inyo? Marley ko, Duterte is subadoy ha? Di ba sinabi ko na sa inyo? Ayaw niyang i-appoint si Bongbong. Galit na galit si Liza. Kay Duterte nung panahon na yon at kay Bongo dahil hindi inappoint si Bongbong. Alam ko yan dahil sinabi niya mismo sa akin. First hand. Sabi nga niya dapat i-appoint si Bongbong para bumango para sa susunod na eleksyon 2022. At sinasabi ni Liza sa akin na si Bongo at si Duterte ay planong gamitin ang Smartmatic nitong 2022. Kaya dapat mag-ingay kami ng mag-ingay dito sa electoral protest. Liza, hindi mo pwede pagsinungalingan yan sa akin dahil sinabi mo mismo. Diba, gusto mong ma-appoint si Bongbong at sinasabi mo na gagamitin ng Duterte ang Smartmatic sa 2022 para ipanalo yung kanilang manok. Ang kabaliktaran pala ay ikaw ang nakipag-meeting sa Smartmatic. Huwag mo i-deny yan. I hope Glenn Chong will speak up kasi siyang at marami pang iba na nakameeting nyo with the Smartmatic. Ano, Liza, kaya pa? Tagay! Tagay ng alak. Kung sa simula pa lang, ginawa nyo yung tama para sa Pilipino, hindi ganito pinag-uusapan natin. Puro masasaya. Puro papuri ang mga ririnig nyo sa akin. Puro magagandang proyekto. Eh, jutang dyan na wala pang isang taon. Hoarding, okay lang, sabi ni Bongbong. Part of the business. Smuggling, okay lang, ka-business partner nyo sa China-Philippines Unified Enterprises. Lahat halos ang undersecretaries nyo, part ng smuggling business na yon. Ano yan? Tapos ngayon, si Taning, aatak-atak na naman ngayon. Paaral nyo si Taning. Saan kukuha ng pera kung hindi nila ng kipay mo? Baka nung nalasing kayo, I don't know. Diba, Taning? Sa kukuha ng pera yan? Pang-aral. Jobless. Lisa, pag-extort ng money during election, baka yung mga donation, nakinabang din siya. Well, that's your choice. Naimud-mud sa kanya. Pero yung sinasabi natin, attack dog nyo siya. Siya ang binibigyan mo ng mga dokumento na classified documents na supposedly iniingatan ng gobyernong ito dahil pwedeng mapahamak ang mga tao, especially yung mga aplikante sa trabaho. Ando doon lahat ng mga addresses nila. Lahat ng information ng tao, binibigay mo, Liza. Dinudukot mo kasi feeling, political advisor si Taning. Kahit naman hindi i-appoint yan, dahil si Liza, syunga-syunga, lango, lagi. Nauuto ni Taning. Bakit? Dahil may ebidensyang hawak si Taning. Later on, babaliktad yan.
Baka ilabas yung bursam nyo. Di ba? Baka ilabas yung pulburon and whatever. Hello? Kasi ang kaluluwa niyan, pera-pera lang. Hindi ba kayo natataka? Ikaw, sino dyan? May presidente ba dito? Mayroon ba dito nga? Kahit na lang sa banko na nagtatrabaho, isang officer or isang matagal na sa bank na nagtatrabaho, isang malaking company. Ikayo, kaya mo ba for working 20 years kung tutuusin? Kaya mo yon eh. Kaya mo bang magpaaral ng anak sa London? 20 years ka nag-work sa Pilipinas, unless if you have marami kang negosyo. Pero kung ikaw ay ordinaryong worker lang, di ba? Nagtrabaho ka ng 20 years, hindi ka makakapag-aral sa ng anak mo sa London kasi expensive doon. Saan kumuha si Taning ng mga dokumentong ipinresent niya doon kung totoong nag-aralan siya sa London? Siyempre, ginamit na naman ni Liza Smugs ang kanyang pagiging Mrs. President. Huwag kayo mang sinungaling. Kung meron nga lang sana dyan na concern, na halungkatin ang mga pinagagawa ng mga yan, ano ang ginamit ni Taning na kumpanya? Pinalabas mo ba, Liza, na siya ay under sa ganitong, kunyari, under siya sa, what you call it? Sa business ni Michael's Masmugs, kunyari. Pwede niyo palabasin yan. Kunyari, empleyado siya doon for 15 years. Kunyari, pwede sumusweldo siya nang sabihin mong 200,000 chuchu plus commission incentives to chuchu. Diba? Gawain nyo yan. Palalabasin nyo na kunyari nagtatrabaho si Taning sa ganito sa baka mamaya employer pa niya, China Philippines Unified Enterprises as director or whatever. Papel-papel lang yan eh. Pirma-pirma lang yan. Tapos lalagyan mo ng pera yung bank account niya galing sa Smugs o galing sa PCSO. Boom! Lusot na. Kasi may post si Taning na may nag-asikaso ng papel niya. Sino siya? Bakit may nag-asikaso ng paper niya? May secretary and everything. Vlogger na jobless. Saan kumuha ng pera niyan? Sabi ko nga, inakap si Alan Cayetano niyan. Si Senator Alan. Inakap si Duterte. Hindi siya nakalusot kay Duterte doon. Dahil alam ang kasi si Duterte, eh, saka si Bongo, madulas yan. Parang palos. Diba? Madulas, makapangamoy ng ano, ng katulad ni Taning. Hindi siya makaporma doon. Eh, ba't di siya nag-aaral sa London? Ang sabi, nag-aantay doon siya ng sponsor. Ayan, si Liza Smugs. Well, mga kababayan, dito nga natin makapagkikita na linalaglag na si First Lady Liza Marcos. Kaya naman makikita natin, pati nga si Taning ay linaglag na si First Lady Liza Marcos. Dito na natin makikita kung gaano nga sila kasugapa sa kapangyarihan dahil miski amo nila ay ilalaglag nga nila para sa sariling kapakanan nila. Well, ano ang inyong mga opinion, mga kababayan? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.